Magandang umaga sa inyo mga kayak balls. Sabado dito sa Singapore at rest day ko. Ngayon, ang target ko for today or ang plano ko for today is i-upgrade yung hard disk drive ko ng iMac. So itong iMac na to, nabili ko to 2010. Mali pala. Yung iMac version niya is 2010. Pero nabili ko siya around 2015. Or 2016, if I'm not mistaken. Nabili ko siya as second hand. Ayan. Gagamit naman siya, walang problema. Pero syempre, yung mga basic application like web browsing, YouTube, yung mga ganun, Facebook, Microsoft Word pwede din, PowerPoint, yan, Excel, yan, yung mga basic. Pero yung mga games, medyo mabagal siya. So ngayon, ang plano ko is palitan siya ng solid state drive. Okay? Kasi marami akong napapanood sa YouTube na pag pinanta mo siya ng solid state drive, ano siya, mag-i-improve yung performance niya. Lalo na yung boot up time. Mas mabilis. Kasi ito, pag binuboot ko tong Mac, siguro mga 43 seconds or less than a minute, tsaka siya mag-boot. Ngayon, tapos pag nag-login ka, aabot ng more than 1 minute para mag-load siya. Yun, so ganun siya katagal. Mapahit ako sa inyo yung kung gaano katagal yung boot up time niya. Tapos mamaya babaklasin natin siya. Papalitan natin siya ng SSD. Yan. Tingnan natin kung magkakaroon ng boost ng performance. So Telcast yung brand nito. China siya, China made. So nabili ko lang din siya dito, pero bago to, 256 GB. So papalitan natin yung ating hard disk drive ng SSD drive. Yan, samahan niyo ako mga kayagbols. Papakita ko sa inyo kung gaano tagal yung boot up time niya. So, buksan natin. So, yan yung wala, hindi pa siya na papalitan ng SSD. Yan. So, maglo-load siya ng ganyan, di ba? Yan. So as you can see na, well, I mean, kung sa normal daily task, okay naman to. Wala naman problema. Pero kasi matagal na kasing hindi napapalitan ng components yung iMac. Siyempre, mahirap din naman tanggalin yung iMac. Baklasin yung mga component niya. So ngayon, susubukan natin kung matatanggal natin siya, makakarni natin siya, para magkaroon ng performance boost. So yan, nag-login na ako. Loading pa siya eh, mga kayagbols. Diba? Hindi ko pa machine. Nagagalaw na yung mouse, pero loading pa siya. Ewan ko kung naririnig niya yung ikot ng hard disk drive. Yan. Mamaya papakita ko sa inyo yung laman ng hard disk drive. Ay, hindi pala, yung mismo hard disk drive. Pero kasi yung laman nun sa loob, yun yung motor. Parang may motor siya sa loob na umiikot. Compare sa SSD, kasi ang SSD is parang ano na lang siya, mainboard na lang siya. Parang sa cellphone, wala na siyang motor. Kaya hindi mo na, wala ka na maririnig ng mga tick sound. So, yun yung difference niya. Okay? So, tingnan natin. Almost 1 minute na eh. Na-open na ba? Ayan, nag-open tayo ng Google Chrome. Swear, naririnig ko, naglo-loading pa siya eh. Tingnan, tagal niya mag-load. So, ayun, mga around 1 minute mga kayagbols. Or more than 1 minute bago mag-load lahat ng startup application. So, mamaya pag pinalitan natin siya ng solid state drive, tignan natin kung may boost ng performance. Okay, at hindi na natin maririnig yung tick sound. So, tinawin ko lang mga kayagbols na hindi ako technician. Hindi ako trained technician, hindi ako nag-aaral ng paano mag-install o magbaklas ng computers.
para naging ano ko lang, naging enthusiasm ko or naging hobby ko na magbutingting. Yan. Tapos parang gusto ko mag-install ng mga program, mag-install ng iba-ibang component, ganun. So nakabuo ako ng ano, ng desktop ko pa Windows. Sayang hindi ko na ano, hindi ko na vlog, pero papakita ko sa inyo yung mga photo. Siguro isasama ko na dito yung mga photo dati kung paano ko siya binaklas, paano ko binuo. Mga clips na lang kasi hindi ko na masyado na-explain eh kung paano, hindi ko na videohan yung buong ano, installation o pag-assemble ko ng Windows computer, desktop computer. Thermal paste. Lagay ko na yung color. So ito na yung Mac. Samahan niyo ako. Kasi ang unang gagawin diyan is babaklasin ito. O tatanggalin ito. Actually, nakakabit lang siya ng magnet. Nakakabit siya ng magnet. Itong ano niya, parang glass screen niya. So pagtanggal natin 'yan, may mga screws 'yan sa gilid para matanggal natin yung buong ano, LCD panel. So, si-shutdown ko muna. Tignan din natin kung ano. Ano katanggal siya bago mo shutdown. Pero ano kung medyo mabilis naman yan pa nag-shutdown ka. So ngayon buksan na natin daw. So ito nga pala yung mga tools natin din. Gamitin natin tools. Yan. Yan. So ang kakaalam ko, gagamit tayo nung T10 screws. Ano mo, nakikita nyo. So, ito kasi yung gagamitin natin. So, kunin na natin siya. T10 tsaka T8, if I'm not mistaken. Ito yung SSD natin. Unboxing. Plan nyo to. Nabili ko to dito. Ang price nito, ano, gano'n ko ba ito nabili? $60 with 3 months warranty. Sa tao ko lang kasi ito nabili mga kayagbols eh, hindi sa shop. So, binigyan lang niya ako ng 3 months warranty. Pero, okay naman yan. Tested na yung, ano, yung pinagbilang ko. Kasi, ano naman siya. Trusted naman. May mga, sa kanya ko ito nabili. Okay naman, walang problema, brand new. Nakabili ako ng laptop, second hand. Wala namang problema so far. So yan, ito na yung solid state drive. Yan, ganda. Ang ganda ng kulay ah. $60. 60 SGD ah, or Singapore dollars. Pilipinas siguro mga kano to? 2,000 pesos. Yan. So, comment nyo kung magkano yung solid state drive sa Pinas. Ito kasi brand new rin. 2,000 pesos. 256 gigabytes storage space niya. Ayan. Ang galing, no? Isipin nyo, no? Ganito na na siya kanipis. Kasi way back din na nag-aaral ako ng college. Way back in the 90s. 1999 to 2000. Diba hard disk drive pa yung gamit? Mabigat yun, yun. Laki nun, eh. Naalala ko, dinadala ko yun sa mga tropa natin. Kaya balls pa nagiinuman kami. Kasi kinakabit ko yung hard drive ko dun sa computer nila tapos nag-transfer kami ng mga files. Yan, nag-sharean kami ng mga videos, pictures, yan. Huwag yun ang tanongin kung ano tina-transfer namin. Alam nyo na yun. Yan, so. Ngayon, ganito na lang siya kaliit. Isipin mo, ganito na lang yung hard disk drive ngayon or they call it solid state drive. Ilagay muna natin siya dito. I-install natin. So, ngayon dahil ano siya,
gawa siya, eh, ano siya, nakakabit siya sa, or naka magnet itong screen. So, magamit tayo ng parang suction, wala akong suction cup eh, pero subukan natin kung gagana to. And then, gamit tayo siguro ng pangkalso. Siguro yung mga card din. ATM card. Tignan natin kung pwede ito. Medyo matigas. Para madali siya. Mai-push. Yan. Card. Huwag natin. Magnet. Ayan. So, mamaya papush natin siya. Alis natin siya. Yun na mga kayag balls. Ayan, natanggal na siya mga kayag balls. Nag-clip siya ulit. Pinaka-magnet na siya. Mas tumagnet mga kayag balls. Ayan, nalis ko na siya. Kaya isi-safety na natin to mga kayag balls. Ayan, natanggal ko na siya. Kita niya? Ayan, natanggal na siya. Okay. Safety muna natin itong mga kayag balls. Bago nyo subukan itong mga kayag balls, maganda nyan, tignan nyo muna sa YouTube. O, panoorin nyo ako. Pero kasi ako, wala akong magandang camera eh, kaya hindi ko napofocus. At saka ako na mag-isa. Yung mga screw. Yan. T10. T10 screws. Yan, hindi siya yung normal na screw. Yan. Ano yan? Ilan ba? 1, 2, 3, 4 5 6 8 9 10 Marami-raming screws to mga kayag balls. Sige, buka natin. Tanggalin muna natin itong mouse. We'll be right back.
wire kasi siya dyan. Ito. Ayan, dito sa taas. Apat na wire yan eh. So, tanggalin natin siya. Pero dapat daan-daan lang. So, meron siyang wire dyan. Tapos, meron siya dun sa gitna. Siguro para mas madali, iga natin mga kayak balls. Siguro ang plano kung hindi ko natatanggalin yung mga cable. Pero tingnan natin kung kaya. Kung kaya siyang matanggal. Mas maliwanag siya pa dito. Thank you.
Siguro papatungan na lang natin siya ng ano, mga kayak balls. Patungan natin siya ng ano niya, para pangkalso. Pero pwede ko yun naman tanggalin. Pero wala, tanggalin lang naman natin yung hard drive. Baka kahit hindi na natin ano, tanggalin yung ibang kable. So ngayon, maghanap tayo ng pangkalso. So gamitin ka itong S9. So nakikita niyo yung loob. Ito yung hard drive. Tanggalin natin yan. Siguro hindi natin alis yung iba mga kable para hindi na matrabaho. Medyo madugo mga kayag balls, madugo.